Isang bagong simbahan ng Seventh-day Adventist ang binuksan sa Bubog, San Jose Occidental, Mindoro. Ang kanilang programa ihahatid ni Rizal May Fresnillo. Sa pagbubukas ng taong 2020, isa ring pagbubukas ang naganap sa Bubog, San Jose Occidental, Mindoro, ang kanilang bagong bahay-sambahan. Sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon at ng mga kapatiran, naisaayos ang bahay-sambahan ng Bubog. Ang pananagawa ng mga Panginoon, lalo, at talagang malapit ang sa araw ng Sabat na ito, ang pagdidika ng simbahan ay binigyang katauhan ni SCLC Treasurer Roland Fabon. Masasabi ko at iiwang kong tagupilin sa mga kapatid nating taga-Bubog, Seventh-day Adventist Church. Ngayon na meron na tayong magandang church building o simbahan na magagamit, ay ituring na nga naman natin ang lugar na ito ay isang lugar hindi lamang banal at tahanan ng ating Panginoon, kundi ito'y isang lugar na kung saan tayo ay pupunta dito, mananalangin, magpupuri, at sasamba sa ating Panginoon. Aking hinihiling na maging handa tayo sa tuwina sa pagtanggap ng mga panauhin, mga bisita, kung paano sila paglilingkuran, at maging sensitibo ang bawat membro sa lahat ng mga nangangailangan at pangangailangan ng sino man na pumapasok dito. Maging handa sa paglilingkod para sa mga taong nangangailangan ng kalinga, mga pangangailangan espiritual, at dito ay gagamitin natin ito upang ang salita ng Diyos ay ipangaral at ipahayag natin, pakakainid natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ipakalala natin ito, mga kapatid, sa ating komunidad, makilala ito sa labas at makita natin na ipakita natin na ang Diyos ay mayroong church dito sa lugar na ito. Nasa medical profession, sabi niya, Lord, wala akong chance. Binigyan din ni Ma'am Edith Santiago ang gabay ng Panginoon sa pagsasaayos ng bahay-sambahan. Kung mapapansin niyo, ang mga bahay ay nasa paligid lamang na kailangan i-reach out ng ating mga kapatiran dito. So I'm hoping na nakapagpatayo tayo ng isang simbahan na ganito ay marami pang mahikayat sa paanan ng Diyos through the members ng ating Bubog Church. At ako'y nagpapasalamat dahil the Lord used me as an instrument na makatulong para maitayo natin ang simbahang ito. That's right. The very thing na dapat maki sa katuparan ng mga pananampalataya at Adventista sa huling kapanahon ng ito. Kasama rin sa pagdidika ang ilan sa mga naging pastor. Sa matagal na panahon na aking naalala ng pasimulan ang pagsasagawa ng iglesia ng bahay-sambahan dito sa Bubog ay aking nasaksihan sa araw na ito na tunay ng Panginoong Diyos ay napakabuti. Samantalang aming pinasisimulan noon ang gawain ito na sa kawalan ng mga kapatid ay tila napakahirap na maisa katuparan ay tunay namang pinatunayan sa atin ng ating mahal na Diyos na siya'y laging nakatanaw, na siya'y hindi nagpapabaya, na siya'y tumutugon sa ating mga panalangin. Lubos namang ikinatuwa ito ng mga kapatiran at naisaayos na ang tahanan ng Panginoon. Walang hanggang kagalakan ang aming naramdaman sa kabila ng maraming mga paghihirap at mga sakripisyo ang nangyari. Ngayon ay maginhawa na at kami ay masayang-masaya na natapos na ang project na ito ng Bubog Church. Mula sa lupa, ang paghahanda para sa tahanan natin sa langit ang naging pagsasakatuparan ng mga kapatiran. Ating palaging ihanda ang ating mga sarili sa tahanang nasa langit kasama ni Kristo. Mula sa Bubog, San Jose Occidental, Mindoro, para sa NPUC News Live, Rizal May Fresnillo nag-uulat.